Para sa pinakahuling part ng series na ito, magbabiyahe naman tayo mula Cagayan pabalik sa Metro Manila sakay ng first class bus ng isang kilalang bus company sa North Luzon. Handa na ba kayong kumpletuhin ang ating North Luzon Loop Adventure? Anong bus company kaya itong masasakyan natin? Let's find out! This is North Luzon Loop Special. June 14, 2023 at nandito tayo ngayon sa Tuguegarao City. Ngayong araw ay magbabiyahe tayo pabalik sa Metro Manila para sa konklusyon ng ating North Luzon Loop Adventure. And as you can see, nandito tayo ngayon sa Victory Liner Terminal at silang may pinakamaraming biyahe mula dito sa Tuguegarao pabalik sa Manila. Pero hindi tayo sasakay dito. Instead ay pupunta tayo sa isang bayan na may layong 40 kilometers mula dito sa Tuguegarao para puntahan yung bus na sasakyan natin. So umalis tayo dito sa Tuguegarao at 1 PM sakay ng isang minibus na papunta sa bayan ng Tuao, Cagayan. And by 2 PM ay narating na natin ang bayan ng Tuao. Wow! Located ang Tuao sa southwest part ng Cagayan, katabi ng Kalinga Province. Pagdating sa Tuao, naglakad tayo papunta sa bus terminal na walking distance lang mula sa town proper. And after walking for about 10 minutes, nakita natin yung bus na sasakyan natin. This is Victory Liner Bus 551, the finest first-class bus of Victory Liner. Isa itong Volvo B11 RO Days 1050 bus na ginawa ng Auto Delta Philippines. At nag-iisa lang to sa buong fleet ng Victory Liner. Inside ay meron itong 28 seats in 2x1 configuration, legrest, onboard restroom, and bus pads. Now for today, dadaan tayo sa pinakamabilis na ruta pabalik sa Manila, which is via Rojas Isabela. Madadaanan natin ang Santiago City, Santa Fe, San Jose Nueva Ecija, Silex, hanggang sa marating natin ang Metro Manila. 3:20 PM na magsimulang magpasakay yung crew ng bus 551. Nakaschedule tayong umalis at 4 PM dito sa Tuao, Cagayan, at ang estimated travel time naman natin ay 12 to 13 hours. Now, hindi magiging possible ang biyahe na ito without the help of two fellow bus enthusiasts, Mr. King Javier and Mr. John Rick Gonzalez. Si Sir John Rick yung nag-inform sa crew na sasakay tayo dito sa bus 551. Not only that, binigay niya rin sa atin yung contact number ng crew para masigurado na may communication bago magbiyahe. Now initially, na-assign tayo sa seat number 21 na nasa likurang bahagi na ng bus. Pero 30 minutes bago tayo umalis, nakiusap tayo dun sa booker na if ever man na mayroong mabakante sa unahan dahil sa no-show na pasahero, kung pupwede sana ay ilipat tayo dun. And just like that, meron nag-no-show at nilipat tayo ng booker sa seat number 6. At 4:06 PM ay umalis tayo dito sa Tuao Terminal. And finally, pabalik na tayo sa Metro Manila. Now about naman sa pasahe, meron dalawang drop-off points itong bus natin, Cubao or Sampaloc, Manila. From Tuao to Sampaloc, 1,460 pesos yung fare for regular passengers at 1,169 naman sa mga seniors, PWDs, and students.
So habang binabaybay natin tong daan papuntang Rojas Isabela, dito ko naramdaman yung best feature nitong Volvo V11R. PM nang makating natin ang bayan ng Quezon Isabela. Kung marami sa inyo ang matagal nang sumasakay sa Victory Liner papuntang Cagayan, alam nyo na ang official meal stop or stopover nila ay sa Aritao, Nueva Vizcaya. Pinaka-stop ng Aritao to, ito kay Kainan. Basta pa tayo diyan, ah, kain na pa tayo rito. Nagtanong ako sa crew natin kung bakit dito tayo nag-stop over instead na sa Aritao. Sabi nila, kung sa Aritao pa daw tayo mag-i-stop over, 10 to 11pm pa daw tayo dadating doon. Masyado na daw late para maghapunan, lalo't 4pm pa nagsimula yung biyahe natin, which is a very good point. Ilang minuto pagkatapos ng ating unang stopover, narating natin ang bayan ng Rojas Isabela at pumasok yung bus natin sa terminal ng Victory Liner. Kanina ay nakausap ko yung conductor natin na si Sir Dexter at ang sabi niya ay titigil lang daw tayo dito para magpa-check ng ticket. Hindi na rin daw magpapasakay itong bus natin kasi puno na daw tayo nung umalis sa Duwaw.
Bago mag 8pm ay narating natin ang Santiago City, Isabela. Tumigil dito ng matagal yung bus natin para mag-diesel at buwaba muna tayo para mag-picture at video sa labas. Matapos mag-fuel ng bus natin ay lumabas na tayo sa Santiago Terminal. May nakasabay tayong ibang buses na Manila bound din at dito na nagsimula yung action sa kalsada. Dahil wala nga gaanong action at this point, nagpahinga muna tayo. Nagising tayo dahil merong isang bus na nag-overtake na sobrang ingay ng makina. Ilang minuto bago mag alas 11 nang salubungin tayo ng mahabang traffic dito sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Hindi na bago ang mabigat na traffic sa part na ito ng Cagayan Valley. Sa dami ng zigzag, makipot na kalsada, dagdag pa yung volume ng sasakyan na dumadaan, talagang aabuti ng oras bago matawid ang mga mabubundok na lugar dito. Thank you.
Habang tulog yung karamihan ng pasahero at malamang naiinip dahil sa bagal ng daloy, heto tayo pinapanood yung pag-akyat dito sa Santa Fe at ini-enjoy yung tunog ng makina nitong Volvo V11R. Narating natin ang tuktok ng Dalton Pass 20 minutes pagkadaan sa bayan ng Santa Fe at dito na yung pinakadulong part ng Cagayan Valley. It's 12:51 AM at nandito na tayo sa San Jose City, Nueva Ecija. Meron ditong terminal ang Victory Liner na kung saan ay mag-i-stop over tayo for one last time. Mula Tuao ay si Mr. Alex Reyes na yung nag-drive ng bus. At dito sa San Jose na sila nagpalit ng duties ni Mr. Dexter Durian. Binigyan nila ng chance na makakain at makapag-CR yung ibang pasahero kaya may katagalan yung naging stopover natin dito. At makalipas ng 35 minutes ay umalis na tayo dito sa San Jose Terminal. Next stop, Manila. Bago tayo pumasok sa Silex ay nakatulog na ulit tayo at nagising tayong malapit na sa Balintawak. Now this is not the first time na sumakay ako ng Victory Liner mula Cagayan Valley to Manila. Kaya for 1,460 pesos ay masasabi nating napakasulit sakyan itong Volvo V11R ng Victory Liner. Aside sa panalo nitong features kagaya ng komportabling seats, malawak na legroom, bus pads, charging ports, napakalambot din ang suspension nito na nakatulong para ma-enjoy natin yung 12 hours na biyahe. Sana sa sunod na bumalik tayo sa Cagayan Valley ay masakyan natin ulit ito. Now here are some things that you need to know kung gusto nyong masakyan itong bus 551 papuntang Cagayan. Registered as a tourist bus ito as of June 2023 at ayon sa crew ginagamit daw itong extra bus sa mga ruta ng Victory Liner na may sirang first class unit. This time under maintenance daw yung regular units nila na 7105 at 7138 kaya pinagamit muna sa kanila itong bus 551. Ano mga sampalok po dyan na nagkininig po, sampalok? June 15, 4:27 AM nang marating natin ang Sampaloc, Manila. Pero hindi ito yung last time na nakita natin ngayong araw itong bus 551. You see, meron tayong naiwang bagay sa loob ng bus at kinailangan nating i-meet ulit yung crew para ma-claim sa kanila. So pumunta tayo sa Camillas Terminal kinagabihan ng June 15 at buti na lang nakita ni Sir Alex at Sir Dexter yung hinahanap natin. Thank you so much Mr. Alex Reyes and Mr. Dexter Durian. Sa loob ng 81 hours ay naikot natin ng North Luzon sakay lang ng tatlong magkakaibang buses. At approximately 1,350 kilometers ang distance na na-cover natin. Para na rin tayong bumiyahe mula Manila hanggang Southern Leyte. Uy, maybe soon?
You can click this link kung hindi nyo pa napapanood ang previous episodes. Subscribe kung gusto mo maging updated sa mga susunod na videos. Thank you so much sa pagsubaybay at suporta sa series na ito. And hopefully nag-enjoy kayo sa ating mga biyahe at nakatulong sa inyo ang mga episodes. Hanggang sa muli!